naman po ang inyong lingkod upang magbahagi po sa inyo na isa na namang swa na putahe na alam ko po kayang-kaya po ng ating budget. Katulad na sinabi ko sa inyo at pinangako ko sa inyo, nang isishare ko po sa inyo ay ang Bagnet Kare Kare. So ang Kare Kare po ay isang sikat na Pinoy na pagkain. So alam ko po na magugustuhan po ito ng ating buong pamilya. So ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo po ako sa aking pagluluto at bago po ninyo matapos ang aking panonood dito sa aking channel, ay huwag nyo pong kalilimutan na i-subscribe, i-like at i-share po ang aking channel. At huwag nyo pong kalilimutan na click yung notification bell para po ma-notify kayo kung may bago na naman po akong recipe. So, samahan nyo po ako ngayon. So, halina po kayo. Pinirito ko po muna yung bagnet sa mahinang apoy hanggang ito po ay maging toasted. Takpan po natin para hindi po tumalamsik yung mantika. So, hayaan natin siyang maprito ng maayos saka natin siya hihiwain. Ito po yung pinirito kong pork binagnet. So, ngayon ay hihiwain ko na po. Narito po ang mga pangunahing sangkap sa pagluluto po ng ating bagnet kare-kare. Una po, meron po tayong talong, ang ating pechay, ang ating snake beans o sitaw, meron tayong binabad na atswete, pagpakulay po sa ating kare-kare, meron po tayong puso ng saging, pamintang durog, meron tayong cornstarch, binabad na po natin para po pampalapot natin sa ating niluluto. Meron po tayong peanut butter at meron po tayong bagoong alamang at syempre meron din po tayong bagnet na ating pong pinirito kanina at hiniwa po natin. At meron tayong hiniwang sibuyas at bawang. Mas maraming bawang, mas masarap po. Meron tayong 4 cubes. So umpisa na po ang ating pagluluto. Buksan po natin yung ating apoy. Lagay muna natin sa medium gas. Nag-init na po tayo ng mantika. Ilalagay na po natin yung ating sibuyas. So, kahit anong hiwa po ng sibuyas, okay lang. Kung gusto niya ng cubes o anumang gusto niyo. So, atin lang po siyang halu-haluin hanggang pong lumambot yung ating sibuyas. Saka po ilalagay po natin yung ating bawang. Sa bawang po, ganun din po. Hiwain na po natin kung ano po yung desire nating hiwa. Tapos, ilalagay po na the more na maraming bawang, the more po na mabango at masarap po yung ating kare-kare. So, pag malambot na siya, ilagay na po natin yung ating bawang. So, ilagay na po yung ating bawang. Hayaan po natin siya na maluto ng mabuti. Yan. Ilagay na po natin yung ating atswete na ating pong binabad kanina. Dagdagan na lang po natin ng tubig. So, nilagay na po natin yung ating 4 cubes doon. So, lalagay naman po natin yung ating pamintang durog. So, lalagyan po natin ng pamintang durog at ating pong haluin. Peanut butter. Mas lalo po kasing nagpapasarap yung peanut butter. Pwede rin po tayong mag-giling ng peanut butter. Yung mani po, gawin po natin, gilingin po natin. Pwede rin tayong gumamit nitong peanut butter. So, yung mani po ang nagpapasarap sa kare-kare. So, haluin po natin mabuti hanggang mag-mix po yung peanut butter sa ating kare-kare. So, ay lalagyan po natin ng cornstarch. Kayo pong bahala kung gaano kalapot ang gusto po ninyo sa inyong kare-kare. Huwag po natin ibuhos lahat. Tingnan po natin kung gaano siya kalapot. Pag kulang pa, pwede po natin dagdagan pa ng cornstarch. Tapos, haluin po natin. At hayaang kumulo, i-check lang po natin yung lapot niya. Tapos mamaya, lalagyan po natin siya ng bagoong alamang. So, lagyan po natin siya ng konting bagoong, dahil gagamit din naman tayo ng bagoong mamaya pag tayo po ay kakain na ng ating kare-kare. Pampalasa po. Pagkulo na po, ilagay na natin yung mga gulay. So, una muna natin ilagay yung snake beans o sitaw. So, sa mga gulay po, kailangan po hugasan natin mabuti kasi maalikabok para po iwas po sa mga sakit. So, takpan po natin. Haluin muna natin po. Tapos, ating pong takpan. At isusunod na po natin yung iba pang mga gulay. Isunod po natin yung puso ng saging.
Katulad ng ibang mga gulay, kailangan din po natin hugasan siyang mabuti. Sabi nga eh, mabuti daw yung lutong bahay eh, mas malinis. Sigurado tayo na malinis yung mga sangkap na ating mga ginagamit. Tapos takpan lang po natin. Isunod na po natin yung ating talong. So naaamoy ko na po, napasarap masarap. Nagugutom na po ako. So masarap po na maging hobby ang pagluluto. Diba po? Share mo ba yung paraan ng pagluluto mo para dun sa iba na para po alam din nila paano magluto po ng kare-kare. So yan po, ating putong hahaluin. At isip po natin yung ating pechay. Yan. Tapos takpan po natin hanggang po maluto lahat ng gulay. Dito na po yan. Pwede na po natin itong iserve sa mainit na kanin. Ito na po yung ating bagnet kare-kare. So makikita po ninyo masarap at marami pong gulay na sangkap. Mura na, kaya pa ng ating budget. So masarap po ito na pagsaluhan natin sa mainit na kanin.